Hello mga subscribers at saka sa mga viewers ko. Ngayong araw na ito, itetest natin itong PCV. So, isa sa mga subscriber ko, nagtatanong kung paano i-check ito at saka yung kanyang direction. So, titingnan natin. So, dito, meron kang vacuum from the intake manifold going to dito sa kanyang sa ating engine cover. So, hinihigop niya yung dito hangin sa engine natin papasok dun sa intake manifold. Ngayon, ito yung breather natin. So, nakakonect ito sa ating air filter. Okay. Natanggalin lang natin to. So, pagtanggal natin dito sa ating air breather, pansinin nyo, hindi namatay yung ating engine. Okay? So, ibig sabihin, nasa tamang position yung ating PCV. Kakabitan lang natin siya ng vacuum gauge. Unti-unting nagbi-build up yung vacuum. So, explain ko lang, no? Ito yung normal position ng ating, ito yung tamang position ng ating PCV. So, meron siyang hinihigop na hangin from the breather. Galing doon sa air filter, papasok dito sa engine, and then, hinihigop niya para makahinga yung engine natin, papunta doon sa intake manifold. So, i-check natin ngayon kung tama yung position na ito. Ay, babaliktad natin siya. So, kung tingnan natin kung ano magiging epekto. Bago ko ibabaliktad, check muna natin kung what if kung ito barado, no? Kung ano magiging epekto. So, ito, tinanggal ko na yung PCV natin, no? Ito yung magiging epekto kapag yung PCV mo barado. Ibig sabihin, walang pumapasok na hangin papunta dun sa intake manifold. So, ito yung simulation natin. For example, walang pumapasok dito. So, okay pa rin yung andan ng engine mo. Ang problema lang is walang vacuum. Walang vacuum na nahihigop doon sa ating breather, air breather. Ayan. Okay, so yan yung magiging epekto. Kapag barado or may clog yung ating PCV. So akala natin okay yung ating engine. Akala natin merong hangin na nahihigop siya doon sa ating air breather. Ayan, wala. Okay? So, ito, delikado ito sa engine. Hindi nakakahinga. Akala natin nakakahinga yung ating engine. Ngayon naman, anong magiging epekto kapag binaliktad natin ito, yung position niya? Okay? Tatayin ko lang muna yung engine.
So ito yung tamang position niya, no? Yung maikli nandun sa intake manifold, and then yung mahaba papunta dun sa valve cover. So tingnan, pag-check nito, dapat may tumutunog yung kanyang check valve. Okay. So ngayon, ang gagawin natin, ano magiging epekto kapag ito binaliktad natin ng ganyan? For example, nagkamali tayo ng lagay or pagkabit ng ating PCB. So ang ganito yun. Ayan, baliktad na yung pagkaka-install natin ng ating PCB. Pero, ayan, nagbi-build up yung kanyang vacuum. Okay? So, normal yung takbo ng engine natin. Normal yung tunog niya. Okay, normal. Pero tandaan, eto, guys. Tandaan natin na ito exposed to doon sa ating air cleaner, air filter. So basically, pag tinanggal natin to, dapat hindi ito namamatay. Pag ito namatay, baliktad ang installation ng inyong PCB. Ayan o. Patay siya. So yun guys, ang epekto kapag baliktad yung pag-i-install nyo ng PCB. So kanina, kahit naka-expose to, maandar yung ating engine. Guys, discuss muna natin kung ano ba yung blow-by gas recovery device. So ang device na to is provided in order to return, para ibalik yung mga unconsumed gas na hindi nasunog. So, consisting mainly of the hydrocarbon na nag-escape dun sa crankcase, na galing naman dun sa mga gaps between the pistons and the cylinder, yung mga cylinders. So, it consists of the yung head cover, cylinder head cover, PCB, and then yung breather. During naman sa idle or under low engine load, yung opening ng throttle valve, since yung opening niya is konti lang, air that has been drawn in from the air cleaner passes through the breather and sent into the cylinder head cover. At the same time, since large negative pressure is produced in the intake manifold, the PCB valve is open. So, pupunta yun dun sa yung blow-by gas, pupunta dun sa PCB valve. So, ito yung nangyayari. Ito yung during when the engine load is low. So, from the breather, pupunta dito yung hangin. Ito yung valve cover natin. Merong oil trap yan dyan para yung mga oil matrap. And then it goes to the PCB through vacuum. Pupunta dito sa ating intake manifold, and then pupunta dun sa ating cylinder para magamit, sunugin ulit. So ayun yung mga gas. Kasi ito yung mga gas eh. Gas yan, mga hindi nasunog na mga gas. Mga composed of hydrocarbon. Okay? So, naka-close yung throttle natin. So, vacuum. Ngayon, pag under high engine load, since the opening of the throttle
valve is large, so the pressure in the upstream, both upstream and downstream, yung throttle valve natin is roughly equal na. So, but the downstream side of the air cleaner assumes a negative pressure to the extent of the resistance of the air cleaner. So, halos equal na yung kanyang pressure both upstream sa taas at saka sa downstream, yung sa intake manifold. So, ito yung nangyayari during the engine load high. So, meron kang positive pressure dito, yung mga unburned gases. Most of the time, pupunta yan dun sa breather. So, kasi open yung throttle mo. So, pupunta yan dyan. Ayan, magmimixas dito. May pupunta pa rin dito sa PCV, pero hindi na ganun kadami. So, ayan. Pupunta, babalik yan dito sa cylinder. Thank you, guys.